Mahigit 4,000 na ang nagkatigdas sa bansa ngayong taon ayon sa Department of Health. Sa Calabar Zone, isa sa may pinakamaraming kaso ng tigdas. Maglalagay na ng vaccination sites sa iba't ibang establishmento gaya ng mall, simbahan at fast food chain. Saksi si Marie Zumali. Isang linggong na confined sa ospital sa Antique, ang biktima ng 3 taong gulang bago tuluyang nasawi sa komplikasyon sa tigdas. Ang kasong yan, kabilang sa 4,302 measles cases na naitala ng Department of Health mula January 1 hanggang February 9. Ibig sabihin, lagpas 100 na ang nagkakatigdas kada araw. Sa Metro Manila, may pinakamaraming tinamaan ng tigdas. Sumunod ang Calabar Zone, Central Luzon, Western Visayas at Northern Mindanao. Kaya si Health Secretary Francisco Duque III patuloy ang paghimok sa mga magulang na pabakunahan ng kani-kanilang anak. Opo. Si Duque pa nga ang nagbakuna sa ilang mga bata nang bumisita siya sa Payatas B Health Center kanina. Ano mas nakakatakot para sa inyo? Yung dating nitigdas siya scare o yung magkatigdas ang anak ko pa? Yung magkatigdas po. Kaya po talaga pinapabakunahan po talaga siya. Bago niyan pumunta ang kalihim sa Rizal Medical Center na may measles lane na sa emergency room. Sa ospital na ito may 26 na kaso ng tigdas at 4 na nasawi mula noong Enero. Nakita po namin na kailangan namin to para sa mabilis na proseso. Kasi dati nga po wala kaming mga measles ward but we have to put up because of the outbreak. Ayon sa Epidemiology Bureau ng DOH, nasa 1 hanggang 31 taong gulang ang mga edad ng 70 na italang nasawi dahil sa tigdas. Lumalabas na 79% ng mga nasawi di pa nababakunahan sa buong buhay nila. Bakit nga ba lumobo ang bilang ng mga nagkatigdas ngayong taon? Number one was dying vaccine scare. Number two is kulang sa oras. Ganyan ang nangyari kay Marisa Lumanog na nakaligta ang pabakunahan ng 4 na taong gulang na anak. Hindi ko po naasabaso. Nasasaktan po ako kasi naghihirap po siya ngayon. Kaya utos ni Secretary Duque, i-extend ang oras ng pagbabakuna. Extending hours of immunization at the health centers, rural health units. So, in fact, I have called my regional directors to make sure that the local chief executives will expand the number of hours for immunization, including Saturdays and Sundays, like up to 6 o'clock. Bukod dyan, ang Region 4A o Calabar Zone maglalagay na ng mga vaccination site sa mga eskwelahan, bus station, mall, fast food chain at simbahan simula sa susunod na linggo. Nag-alok na ng tulong na manpower ang Philippine Red Cross. Mas maging malaki ang captured audience natin. So sila, yung mga magulang, hindi na sila pupunta sa center kung medyo nag-aalangan pa sila. Pero pag nakita po nila sa mga malls na ganito, ay merong vaccination site, ay meron pala available na bakuna. So mas magiging madali. Titingnan pa ng DOH kung maaari yung gawin nationwide. Sa ngayon, tuloy naman ang pagbabahay-bahay ng health workers gaya sa Antipolo na may pinakamaraming kaso ng tigdas sa Calabar Zone. 200% na ang increase ng kaso ng mga may tigdas sa lalawin sa Antipolo, particular sa Antipolo. Alinsunod sa Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, dapat magsagawa ang gobyerno ng mga programa para mabigyan ng libreng bakuna ang mga sanggol at batang hanggang edad 5 para sa mga vaccine-preventable disease, kabilang ang tigdas. Pagtiyak ni Duque, sapat ang supply ng MR at MMR vaccines. Sinagot din ng kalihim ang akusasyon ni PAO Chief Perseda Acosta na pumalpak daw ang inoculation program ng gobyerno. I have instructed the Assistant Secretary of Public Health Services team to look into that COA report because if there is indeed that COA report, we will have to find out what caused it, di ba? But I wasn't the Secretary of Health then. Si Marie Zumali ang inyong saksi.